Sinasalamin ng pamilyang ito ang pagiging matapang sa lahat ng hamon ng buhay. Katapangan na harapin ang bawat araw na sinusubok ng hirap at pakikipagsapalaran para sa magandang bukas na nais nila. Para saan to? Pwede ano po? Pag natayo po siya. Numero ako rin. Ano? Pwede mo rin. Lumura. Kayo, nay, ay asawa. Totoy. Opa. Asawa. Dito po ako. Pwede pumasok? Opa. Brown is the brown hair. Napanood ako kayo? Na-husband ba? Sa ano? Nasabi sa'yo ng diversion. Anong klaseng ano po? Yung puto. Malik ko. 4D30. 4D30? 4D30? Ano yung puto? 4D30. Parang makala. Oo. Hindi malaking loob. Same. Driver ho kayo? Ng? Truck. Truck ho. Tapos ho. Nakasabi ko ang may diversion sa Lucena. Ang nakasalubo kayo? O lasing? O... Nag-deliver kami ng buhangin, tapos pagbalik namin, ipapas ko naman, sabi ko, hapit at papas ko. Ay, saktong medyo korbada, ay umuvertip ako ng alangan, kasalulog ko na trailer daw. Mm-hmm. Ay, ginawa, bilir ako sa kanan, tapos, Kailan pa ho yun? Matagal na, 2017 pa yun eh. 2017? Ilan taon na ho kayo ba yun? 6 years na. 6 years na. Ilan ang anak niyo ho? Tatlo ho. Pag-aaral lahat. Grade 10, grade 8, tapos yan, grade 10. Mm-hmm. Ano yung mga pinagkukuhan niyo? Ano? Wala mo. Income? Yan po, ang miskam na trabaho dyan sa bayan. Mm-hmm. Sa school ng B. Kaya ko ang pumatid sa amin. Balas. Mm-hmm. Ano pinagkakapitaan mo? Ako po yung janitor sa school po, noong private school. Like, dito po sa San Juan. Lapit po sa may simbahan. Doon po ang trabaho. Magdadalawang taon na ako doon. Yun lang yung pinagkakapitaan niya ho. Mm. Dati ako dito sa ano, yun ang kumuha ng saging dahon. Ngayon ay may nagpasok sa akin doon. Kaya doon na ako. Hanggang sa tumagal ako. Ah, mayroon. Talagang sobrang hirap ngayon. Dati kumikita. Nakakain ng maayos kami. Napapakain ng maayos. Napapag-aral na kayo. Ay, ngayon talagang... Ay, basta nakatingin lang. Nakikiramdam na lang ako. Kung sinong naawa, binigyan ako minsan. Kung mga nadating niya, pinsan ako. May sinapasyal. Kung minsan, wala rin. Hindi. I want this. Pagkawala talaga. Wala eh. Nakakatayo ka ba dyan? Nakakasugun ako dito. Nakakaupo. Kaya wala po siyang pakiramdam. Tapos dito ako natin. Wala po dito hanggang pababa. Ah, totoo tayo. Tapos nakapin din ko mapagkakaratin dito. Nakapanimahaman ako. Hindi niya po ramdam pag naihi po siya na dumi. Wala po siyang pakiramdam. Kung sana lang po nalabas. Accident po siya. Doon kami saan eh. Sa PGH kami na ano. Doon na operahan sa dito sa may batok. Sa kanila, ihi. Meron po siyang sinasalong ano, ihi. Ihian. Hindi siya pwede pong ano, tuwa ng magkakabedso. Kasi mapalot. Kapag po ano, mapalot. Yan, natapon pong ihi. Ah, ganun. Yes, sabi naman, pag kahit niya kabapa, wala na kami bahay pare-pare dito. Kapag bumaha ulit, wala na. Kami, ano na po, niligas na kami. Sa kanila, punta doon. Doon sa kapatid po niya. Minsan sa labasan po. Mm-hmm. So, sa school. Doon sa school ng Bandilan po sa labasan. Lapit tinakatan mo. Ano ba yung mga sakripisyo na mga nangyari sa buhay? Kapag ano po, kunyari, kami po ay manapasok po aking tatlong anak eh. Maghapon pong wala. Siya lang pong nandito. Di uwi na lang po ng hapon. Yun, saka na lang pong
maging tindi. Minsan po, may napunta po dito. Eh, kadalasan po, lagi wala. May mga pasok din po, mga kapitbahay. Eh, ang kanyang magulang, matanda na rin. May sakit din. Kaya minsan napunta rin po, minsan hindi rin po. Hindi ba sumasakit ulo mo? Naku po, stress na muti na po ang buhok. Hindi ka nag-aaway. Nag-aaway po lagi. Lagi? Mm. Dahil? May ito po ulo. Gawa ng siguro gayaan. Gawa ng sumakalakan. May wheelchair naman po siya na. Oo. Ang tawag ito, hindi kasi ang naka-wheelchair siya. Eh, madalang po lumabas. Mahirap po lumabas. Mm-hmm. Mahirap lumabas. Kaya minsan lagi siya nandito. Dati, meron kami TV. Meron siya ng pagkaano. Wala na ngayon. Nasira. Ano ba ha? Ano na, ano nang... Hindi, maghapon. Pagka mga bata na ito, wala mga yan. Hindi, maghapon ako nakatingan na ganito. Oo po. Dapat pala may TV ka dito, tay. Meron kami dati TV na sira. Eh, wala na. Maula, maagin yan eh. Tapos, gulubububong. Nabasa lang. Kaya bilhin na namin. Eh, di natulo dito pag naupon. Eh, hindi ko pa napapalitan. Gawa ko ng ano, kahoy. Maano po pala yung kahoy, yung mura. Hindi siya yung magulang. Uh-huh. Pinatanong ko ng aking binan yan nung nasira ko ng bagyo pinatitan. Uh-huh. Ang aking binan na nagpagawa nyo. Bagong yero. Ngayon di parang ano, mura po ang ano. Ang kahoy. Kaya po, pag naulan, baha po kami. Nung bagyuhan, talagang basa po kami lahat. Nung bumagyan ang nakaraan, yun eh. Hindi pumasok. Basa lang ito. Basa po kami. Foam lahat to. Eh, wala po kami bintuan. Kaya hinarangan namin ng trapal nung hiram kami. Eh, anong kalagayan mo noon? Ikaw na nakilos. Eh, nakakilos po aking anak. Dito talong po aking panay. Ang padalawa. Wala yung padalawa po. Ewan ko po, naglulukan yata. Yung pangalim mo nag-aaral ngayon. Yan po, yan po pangalim ko. Yung isa po yung kanina po. Yung naghatid ba sa amin? Mm-hmm. Nakabad? Po po. Yan po akong panganay. Mag-grade 11. Yung pasokan. Hindi ka trabaho hindi. Minsan po, meron sa sideline. Ano yung sideline niya? Kasi yung nagdadahon po minsan yung sa may palaisdaan. Yung nagkukuha po ng putek. Tapos minsan doon sa may nag-aaral ng truck. Yung nagwawasin po yata yun. Tapos minsan may hollow block din po eh. Nag-hollow block din siya, natuturin siya. Tapos nagadahon po. Doon po naging ano niya. May sakit siya tatay, maliban sa ganyang kalagayan niya kapansanan. Wala po. Wala tayo. Wala po. Wala ka na yung bang nararamdaman. Dati po nagkaroon siya ng sakit. Nung nilagnat po siya, nung pabalik-balik yung palan, meron siyang, ang tabang po nito yung, na ano po siya? UTI. UTI po yata. Nabitin siguro sa tubig nung... Tapos nagkaroon ng bed sore. Anong namatay ang papa, anong magulang na yan? Naka-one man yan sa antipolo kayo ko. Wala akong katama dito lagi. Tay, pwede ba kita yung kakalagayan mo? Oh. Ano ka ba? Yung ano? Ay, itong ano. Wala akong ulang ano ito. Tapos po dati, mayroon po yan dati. Gusto pong ano, parang warm heat. Ano ngayon tawag doon? Ngayon, nagkasugat po are. Oh. Kaya po nalapnos. Buti naman po gumaling. Di yan, yan po naging kalagayan. Yan po siya, wala siyang pakaram. Kahit, yan eh, pag nalapat po din, eh, puro guyan ngayon, wala po yung pakaramdam. Ah, bago linis pa pa ay, oh. Mm. Bago ligo po kanina. Mm. At wala pa akong pasok, holiday po ngayon. Ikaw lagi nagpapalagay? Hindi po, aking pangalawa. Pangalawa? Okay. Lagi siyang naging tinigawa, minsan, ako pagod na. Minsan lang naman po ako, dati ako lagi, ngayon ako yung mapagod na po. Bakit mo pa? Ba? Ah, sa pag-aalaga. Eh, minsan nung aking anak lagi nag-iintindihan, magpapakain. Minsan lang ngayon, pag nung nagtatrabaho ako ngayon sa bet, ano na, minsan lang ako nag-iintindi sa kanya. Ang aking padalawa, kahit bunso ko nag-iintindi. Dati yung panganay ko, ngayon, lagi pa alis-alis. Gawa na minsan may trabaho. Kasal ho kayo? Hindi. Dati po yung nagpate-therapy yan, fiti, lawang ano eh, nagagawa naman po dati. At ang mga kamay niya po na late in. Wala naman po kami pera pang paano sa ospital. Hindi na po naan. Hanggang tumagal na tumagal. Nag-exercise ka tayo? Hmm. Nagbabasok dito. Tapos pagkawa natin din dito, nag-gagano'n ako, apendal babarat ka gano'n. Tapos ginaganyong gano'n ko. Kaya po may mga tali po para siya makaupo. Ano yung silbi ng mga tali? Pag nabangon, pag kami siya, pag nahirapan akong gumanto, nabangon. Tapos po, kapag kakain po, niya, bibigyan po lang kanin niya. Pag nakain ako. May dalaw po siyang para siya nakagaya, kaya meron po siya ordine. Para siya makakain. Dati kasi susunod-subuan siya. Nung
kami pong mag-isang buwan po kami sa Maynila at namatay aking magulang, tatay ko. Natutos ako kumain, inihitik ng kutsara sa kamay niya para sa mga kain. Bibigay siya ng kanyang, inaanak. Minsan, hindi ko parang sino na ano sa kanya, nag-intindi. Mga pinsan ko, magulang minsan, at magpapakain sa kanya. Dito po yung kapitbahay namin, mga kapatid niya po. Dalawang bahay. Eh, minsan may nagtitingin. Eh, may pamilya din po, wala din po, lagi rin wala. Di yan po, lagi na lang po siyang gayaan. Hindi ko alam kung may TV po. Wala, may TV baga tayo nun, wala. May TV po. Parang may TV yata nun, kaya hindi masyadong ano. May malit pa aking anak mong naksidente yan. Siguro 3 taon lang po ang bunso. Eh ngayon po, 9 years old na. Magte-10 na. Ngayong November. Yun po aking pandalawa? Tutay. Siya po lagi nag-iintindi. At siya masyari po lagi. Ka dali. Upo ka nga. Pante, interview ka na ng kuya. Ay sila, ah. Nagaling. Ilan po? Nakakuha ka. Ako, oh, wala kayong nakuha. Sinamatong mo eh. Ay, kaya ni Tinawan. Sama na punta naman tinulan. Kasi maglalaro. Ikaw daw lagi nag-aasikaso din. Misa na aking bunso marunong magpagandaya, pero. Pero sa tao lang naman po. At mahirap po, baka hindi ko mabayaran mabatak. Pagkano yung motor? Ano yun? Si Ocho ho ang aking ano. Nakuha mo? Opo, pero ano na, 12 na aking... Nakuhulaw. Ngayon sa ano ulit, sa susunod at babayaran. Buwan-buwan po, hanggang maka-18. Buwan-buwan, magkano yun? 2,000 po. Misan-misan-libo ka na kang sinas kapag ako'y inasahod. Kasi ano, kinsinas ba aking sahod eh. Misan kulang. Na-utang. Pagkano sahod mo sa isang buwan? Ano po eh? Ang minimum po kasi 479 ang minimum ng Calabarzon. Hindi, minsan nakaka 10 days, 11, 12. Depende po kung may OT po, ganun. Kadalasan ano, 13 barang mga... 4,700? Pag 10 araw po, di 4,790 po. Pero pag lumalagpas naman po kami ng 13, 12. Minimum lagi 12 po. Gawa ng... Minsan ni gawa po ng hanggang 31, may 31 po ang buwan. Mga 12 days. So yung buso na nag-extra ka yung bed? Hindi po. Dito lang po sa bahay. Sa bahay lang. May tatay la ako. Okay. Wala po nag-iintindi. Ikaaway kayo ng tatay mo, hindi? Saway. Dahil? Ayaw sundin. Ayaw ko sundin. Hindi agad susunod. Laging wait lang po. Ganun. For wait. Saglit. May ginagawa iba. Pag naroon magkalikot ng kung ano yun, gano'ng ginagawa. Ano yung inuutos mo tayo minsan? Titindig, tagilid. Titindig, tatayin. Kasi wala nga pong parang doon, kaya gano'n. Na bubugnot sa asin, dati niyang ginagawa, hindi na nagagawa. Laging ayaw niya, lagi nasa bahay, laging nagtatrabaho, palabas. Ako hindi akong katrabaho dati. Nung na-aksidente siya, hindi na ako, nagtatrabaho na ako. Kasi wala kaming kakainin. Bisa may nagbibigay, yung tiyuhin niya, ingay, hindi na gawa na may pamilya din po eh. Nasa Amerika, hindi na po, may pamilya din. Bisa nagbibigay po yun. Eh, ikaw na eh. Ano mo sasabi mo kay tatay? Siguro ano, gawa ng lagi po may itang ulo. Wala mo lang ginagawang masama. Eh siguro po gawa ng ano, siya ay naiinis sa sarili niyang gawa na hindi siya makatayo, hindi niya magawa yung dapat niyang gawin. Ano siya kung si tatay? Ano po? Ano eh, gawa ng ano po eh. Lagi po sa akin galit. Iyan. Kaya siguro ano, gawa bisa hindi ko po naiintindi. Kung sabi ko naman ako napapagod, gawa ng aking anak na lang po ang iintindi. Hindi ko po alam kung ano eh. Kung siya'y nakakalakag pagawa na. Tatagal na po 6 taon na po. Hindi na po napaka-take up. Hindi na po natatherapy eh. Ito na po ko alam. O ano po mangyayari sa kanya. Kaya ako ano po. Lakas lang po ng loob. Araw-araw po nagtatrabaho. Para sa akin makaalam. Kasi 3 po yan eh. Lalaki na. Anong mga pangarap niyo para gusto niyong matupad? Ako po ano?
Baka tapos mo kayo mga anak. Tapos, magbago po aming buhay. Tapos, siguro po ano, kung papala rin po, hindi, para gumaling na rin po ang aking asawa, si Kambal. Kambal po kasi siya, may kakambal po siya babae. Para ano, hindi na siya masyado magalit, tsaka magawa niya lang po gusto niya. Tapos ano po, ano po bahay namin, maging maayos na po bahay namin, hindi na po lagi natulog. Yun po ang pangarap po eh. Kasi sa tuwing babagyo, nalikas po kami. Tutusak pa rin niya. Kasi mataas-taas po. Yun lang po. Tapos si parang ano, hindi po, wala pong magkasakit sa amin, maging malusog po kami lahat. Sama po ng Diyos, wala naman po nagkasakit sa amin. Dahil ikaw. Sana makakagugro din po ko. At ano, para makapagtrabaho maayos, makapag-aaring po naman yung mga anak ko, para mapagtapos, at para makatrabaho din maayos ang mga anak ko. Pero sa tingin mo na, sa tingin nyo, Tay, makakaano ka ba? May chance ako eh. But may chance daw, sabi na. Hindi, sa aramdam ko, pakaramdam ko, may trial. Laging bagting na bagting ang mga pa ako eh. Uh-huh. So, laging mainit na mainit na, hindi mo kahit eh, parang laging kikisigin na, ano, paano, hindi mo may network, hindi. Dapat, tutusin, sa 6 years na yun, dapat butot-butot balat na lang yan. Hintayin niya ko yan, oh. Totoy. Dapat butot-balat na lang ko talaga ng mga argo. Pero ano pa? Mm-hmm. Siyempre, single or normal, may nakakita rin, may na-experience natin kayong mga problema ganito. Dapat siya, butot-balat na talaga yan. Kung talaga hindi na wala ng chance na talaga mga na-recover. Pag tinitira po yun ang anak, yan po, pagkakaro, katalang-katalang. At saka pagkakaro sa pong natayo, yan po, ikasang-kasal. Kaya sabi ko, pagkakaroon ako, hindi makapagtrabaho na ako pa, pagkakaroon naman sa mga anak ko. Anong gusto mo sabihin sa mga asawa, sa asawa mo at saka sa anak mo? Hindi salamat po, at yan ang ako hindi inuwanan. Kunwari siya, kausap mo. Hindi salamat po sa ang asawa at ako hindi inuwanan. Kung ako inuwanan, malamang na. Iya, kaharap mo asawa mo eh. Hindi salamat ni Reza at ako hindi inuwanan at pinabalikan dito ang mga pride mo. At yung ngayon ako inuwanan ninyo, maaari, matagal na akong patay. Kaya marami salamat sa inyo at sa mga anak ko. Lalo dyan sa aking anak ko yan. Napakasipag, napakatumay. Libra po yung tumulong yan. Sige, Tay. Labas mo yung nararamdaman mo. Ikaw at ako minsan nagagalit yun yun. Mamaya, tatanong niya. Papa, kung nagagalit nyo, ano therapy? Dahil tinitherapy po ko yun, ito yung hapon. Pagka ko, kinikilo mga torture, ganito. Kinikilo, biya, gano'n, biya, masaya. Tapos ito mga nahilot. Tundog din, ganito. Tundi ko, dinihilot din. Itong pag-therapy sa akin yun, galing pa sa, ano? Galing pa Matangas. Mababait ba yung mga anak niya? Hindi, makukulit din po. Kasi hindi mo po may iwasan mo matigas ang ulo. Hindi po nakikinig. Nasakit na nga po ulo ko eh. Akin po yung dalawang lalaki. Eh, about sa pag-aaral po. Ay, makaalis po. Matalong. May IQ din po yung kami yan. May honor po yan eh. May honor ka po siya? Opo. Nagtapos po siya ng grade 8 with honor po siya. Grade 8 po with honor po yun yan. Kaya pero may send ko, wala po. Walang, siguro hindi niya po talaga anong pag-aaral. Sige. Aaral po siya with honor po siya po kaya, grade 8. Tapos ng aking bunso po, perfect attendance po nung pumasok. May yun po, kanyang medal ng dalawa kong anak. Hindi ko po nataan. Nandyan lang po. Yan po, sinukot-pilit niya ng owner dahil para ako na kanya mama. Magka-owner ka ang totoo, pipilit sila iwot ka ng cellphone. Buti po ako. Ay, hindi naka-owner po. Buti eh, anong nangyari, nakasali po sa propesya, pinili na ng cellphone. Sumangot po, bumili ako ng cellphone, hindi ko po sa kanya. At sabi ko, yan o. Ang pangarap po yun eh. Ano pangarap niyo sa mga anak ninyo? Eh, makapagtapos po talagang mga tempo. Maraming maganda ang kanabuhasan na nagigay tayo sa mga tumakakas. Sige, ako naman ho eh, kilala niyo pala ako? Kanina pa tayo nagdadatak-daki. Ako kaya nga po pala si Migs Molina ha, Tay. Ayun, nakikita mo kayo sa TV. Mm-hmm. Ayan, ako naman eh. Tutumbuhin naman niya ako. Kaya pagkakita ko, kakabata ko pala ninyo. Kaya ako, may magkaga dyan eh. Kakabata ko pala. Makakaya nga akong tumabi. Hindi. Dahil sa akin naman, wala naman akong binibiling kahit sinong tao na pwedeng pakihirap.
pakaharapan. Kumbaga parang sabihin na po natin na dinala ko ni Lord dito sa pamilya ninyo. Kapasalamat nga po kami kay dumating nga po sa amin. Para maghatid po ng tulong. May mga concerned citizen. Concerned netizen po na nag-ano po sa inyo na nagsabi na nangangailangan po talaga. Which is na totoo naman pagdating po natin dito sa kalagayan ni tate tsaka sa kalagayan ng inyong sitwasyon eh ano naman, talagang kailangan. Therapy na ba talaga? Eh, ako kapasama sa paano at ganang nakatrabaho nga ang anak ni parang Huawei doon sa inyo. Kung hindi nakatrabaho, di baka hindi na magami nakalala. Doon na nakalala ko dito. Bakit sa lubong yung ato butas? Ito pong pinta. Ano po siya? Hindi naman po siya pantay. Hindi naman po pantay. Masama po pantay. Ha? Gawa natin, meron po kami pintuan. Eh, yung kawayan na ano po ng bagyo. Tapos meron din po dito na ano po rin ng bagyo. Eh, wala namang gagawa. Gawa ng kalagay mo. Eh, wala maming pera. Hindi na po namin. Kunin ko lang na yung mga binigay ko sa inyo tapos sasabihin ako sa iyo maya-maya. Yan. Gusto pa sa iyo. Yan, at kaya, si kuya mo. Kaya ako nagpapasalamat din po dyan sa anak ni Barang. Pwede ba maano yung mga anak mo na para makita na maan? Para may consequence. Si kuya mo. Ang aking bagong din. Tutoy din mo si kuya. Dali, ano ko sa iyo. May gift ako sa iyo, bibigay. Ate Mita, nandiyan kasi Clarice. O tay. Sasabi ano mo kasi to, tay? Atin sa ano, yung sitwasyon. Kupang. May hirapan ba? Ah, ganyan. Ganyan po. Ganyan siya mga kabunso yung sitwasyon ni tatay. Madulas. Bago naligo ka. Madulas. Ano na lang. Madulas. Yan pong ginagawa na kaya meron siyang ano, para makaupo, makakain. Sa hirap na ganito, kuya. Ayan pong kakambal niya po yan. Ayan pong kakambal ko. Oo. Nilagyan lang ng buhok ng mahaba. Kamukha ka rin pa? Kalabalike. Ay, may lagi, nung wala po ako, nung nasa aking ama, yung anak niya po, yung inaanak po niya, ang lagi tindi po din. Yeah, pero araw-araw kami exercise tayo. Opo, araw-araw ako nagbabaras dito. Nagbabaras ako mayroong 200, gano'n. O sabi ko daw, napagkulaan, no? Para makita. Para makita ito, sinine. Para makita ng mga nagbigay. Nga, ito nga po pala. Hindi ka mangungutang. Hindi ka naman. Huwag ka muna mangutang. So, ito po na, tay, bigay po ng mga kasamahan po natin ng mga OFW. Mga Migs Molino community po. Hindi lang po mga OFW, syempre dito rin po sa Pilipinas. Yung mga nagtulong-tulong po para may iabot po yung mga ganitong gawain po. So kami po yung naghahatid po ng tulong sa mga taong deserve po. At isa nga po pala kayo sa aming mga napili. At malay po natin, makabalik po ulit tayo dito kung ano pa yung mga pwede namin maibigay para na maibigay na tulong para sa inyo po. Ano? Pagdamutan nyo na ito, nai tayo, no? Hindi ka nainom ng mga gamot, tay? Ano lang po? Po ako, ay, kaya lang po, wala nga po mabili. Parex, ano lang po siya, yung B-complex po. Para sa ugat. Nay, for the meantime, ito po muna yung may hatid namin sa inyo. Ano? Lang tulong na po ito. Babalik ko kami dito. Kinakatawa naman. Kasi nine. Kinakaon. Malaking bagay yung pagkakaano nila nung pagkapagtrabaho nung anak ni parang wawi sa inyo. At siya yung trabaho yun. Siya na ganun. Siya nagsabi ninyo po. Kapatid. Yung anong parang wawi siya. Anong pangalan? Ryan. Si Ryan. Tuho. Ay, kung hindi nagtrabaho sa inyo, hindi ninyo kami makakilabas basta. Dahil, wala magsasabi sa inyo. Ano po? Ito, Naya, pagdamutan nyo, display ko lang ha, para makita po nila na binigay ho namin. Na hinatid ho namin sa inyo. Nasaan yung pangalawa? Ba't hindi na siya bumalik? Nandiyan po. Nandiyan na kasi nine. Hinahanap si sister. Nako naman, kasama yata ng ano eh, pinsan. Naya. Ha? Kasama na yan. Hinda? Baka na sa kasipulan. Ito yung pangalan, Buso. Opo, yung pangalan. Yan po yung ano, mag-dipisete na po. Patapos na rin. Opo po. Patapos ka na, Buso. Patapos lang po ng grade 10.
Grade 10. Diyan po sa malapit sa Tipas po. Diyan lang po. Maging grade 11 po ngayon pasukan. Hanggang kailan ba yun? Hanggang grade 12 po, tapos college na po siya. Pagka-college? Oo po. Bago po ang 2 years pa po. Ang senior high. Oh, magaling ka naman po siya. Mataas naman na grade. Hindi mataas ang grade. May bagsak. Wala naman po bagsak. Wala naman bagsak. Wala po. Puro line of 8 naman yata. Line of 8 lahat. Yung isa, may ano po, kalimutan yata yung line of 9. 90.94. Magkano? 90 yata to, Toy? 91? Toka, dito ka buso. Wala pa si Nine. Nine ka po kayo eh. Ika, sa mga naka... Ang may honor lang, isa. Oo, oh, isa naman per attendance. Isa, tsaka ano. Tsaka ano pag ang isa? Dalawa yun eh. Sa kamagaling buso. Ano average mo, di ba? 90. Nini, Tutoy, hawakan mo. Ano to? Ay, ito pala. Mga, ayan tay. O sige tay, higa ka na tay. Ah, si Nini, nandiyan nila. Ang init naman tay. Kaya edi kailangan mo pala tay ng mga ano, ng diaper. Kaya po, ano po yung, ano ka tawag to? Bed, ano, mattress? Yung egg. Yung, kailangan niya yung may parang butas-butas ng higaan para hindi siya magka-bed sore. Pag gano'n po, magkakaroon siya ng paltos. Pag hindi gano'n, ang ganda po yung butas-buta. Ang gayaan po ang kanyang higaan. Hindi siya pwedeng nasa sahig, nasa papag lang po, magkakasugat po kanyang likot at naiinitan. Sa pag nagapaltos na po, kasunod na ng sugat na po. Kailangan nyo na gano'n? Opo, yung gayaan po ang kanya. O sige, dala po. Nilalagay ng wheelchair. Minsan nilalagay po namin sa wheelchair. Ah, dala po kayo next time. Sa sasakyan meron yan, no? Ay, naiwan ko pa na sa bahay. Hoy, salamat. Sige, no. Ayan, Nay. Ito, bigay ko po sa... Bigay ko po. Bigay po namin para sa inyo. Tapos, ibibigay din po ako sa inyo. Kana, Quinn. Nasaan si Nine? Wala. Sa iyo, Bunso. Yung pangat yung ano. Ate Mita, tapos naman si Nine. What? Kasama ng kanyang apuot. Inaalagaan po. Ha? Kinilas mo? Hindi ah. Iniikot-ikot ko lang. Ayan. Tapos gano'n. Tapos may bibigay ako na panggastos ninyo ni tatay. Tsaka sa mga anak niya na. Tama-tama pa. Asan yung bunso? Na, hindi ko nga po makakita kung saan po bumunta. Nag-aaral din yan. Magaling din yan. Yun, grade 4 pa sa pasukan. Magaling po. Oh, dati po yun na may line of 7. Yan yung ano, niloko-loko niyan. Wala na din po line of 7. Puro line of 7. Sabi ko yung mag-with honor siya. Sabi ko parang magka-cellphone siya. Maganda yun siya na challenge. Kasi ako. Hindi kasi ako nagbibigay ako ng mga ganyan sa mga matatalino ng tao. Sa mga matatalino ng bata. Para mainggan niya sila mag-aaral ng hotel. Kaya ginagano lang. At dahil matalino ka, sasama kita sa scholar ko. Yun, tamang-tama. May allowance ka. Every month sa ako. Every month. Totoo, every month. Sigurado alam. Saan ba? Titipin nilang baon. May line of 7 ka buso. Hindi ko wala sa amin. Parang wala po nung ano. Wala po sa. Mataas naman po siya eh. Sige, nasunod sa susunod, pwede makita yung ano, mga grades para kahit pa paano. Dalawang taon lang naman na eh. Parang meron silang grade sa akin dito eh. Hindi ko lang alam na doon sa school pala. Hindi ko pa po nakuha ang card eh. Sa brigada na lang po ulit. Congrats! Kabunso scholar ka na. Matutay. May allowance ka na. Pasangan din ko yung bank, sa ba? Baka ano yung baka less man lamang sa inyong ano. Aba, malaking less na. Nga po, okay. Dapin po sa ano yung allowance. Baka malaking less na sa ano, sa tuition. Tanay, pagapin mo to. Totoo to, Nay. Sa inyo to. Hindi to halong joke. Nasaan si Nin? Salamat po. Bilang po, Nay. Hinadlangan man ng trahedya ang pagtataguyod ni tatay para sa kanilang pamilya. Ngunit lumaban ang pagmamahal ng kanyang pamilya at asawa para walang sawa na suportahan si tatay sa kanyang pakikipagsapalaran para sa kanyang buhay. Pinatunayan dito na walang trahedya ang makakapigil sa pamilya na puno ng suporta at pagmamahal sa bawat isa. Sana gaya nila lumaban tayo
para sa mga mahal natin sa buhay. Maraming salamat po. Kuya Meg, maraming salamat po sa inyo at sa lahat na sumuporta sa inyo. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat at tumulong sa amin. Tutoy, napakalaking tulong po na binigay niyo sa amin ito. Dami po nito. Kaya ito pong pera po, ang dami po. Hindi namin mangungutak. Marami po salamat sa inyo lahat. Sana po palagi pa ng mga Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po sa mga nagbigay po sa amin. At sana po ay kayo po ay lalo pa pong mas marami pa mabigyan na mas nangangailangan po ng tulong. Mga kagaya din po namin. Maraming salamat po. Nawala po ang tatlong anak. Ano wala na sa inyo? Nahihiya na po ang tatlong kong anak. Yung isa gusto kong ano? Sister! Siyang hinga natin ng... Pag ang mga anak ay mahal ang magulang, pinagpapala yan ng Panginoon. Totoo yan, bunso. Kaya mahalin mo ang magulang mo hanggat nandiyan pa sila para sa iyo. Ganito man yung kalagayan ni tatay, hindi din naman niya kagustuhan. Pero kung hindi ganyan yung kalagayan ni tatay, magagawa at magagampanay niya pagiging aba para sa inyo. Hindi mo kakahirapan mo. Kasi darating din naman sa point na magkakaroon tayo ng pamilya kung anong ginawa mo at in-apply mo sa magulang mo, siyang mangyayari din para sa iyo. Pagtanda mo. Sa mga tao na tumulong sa inyo, ano masasabi mo? So, pasalamat po sa kanila dahil po nandiyan po sila para po kami tulungan. Yes. Ano yung may papangako mo? Kaya yes, sinine. Para sa akin o para sa amin ng mga kabunsuan. Maraming naman eh. Nangangako po ako sa kanil na hindi ko po minyan tinulong na hindi ko po bibigyan sila. Mga binigyan nila po sa aming tulong. O pagiging scholar allowance. Kailan ko na mag-insangat po na mga magtulong. Papasalamat po sa inyo dahil po i-scholaran niyo po sa inyo po. Dahil magkakadagdag din po ang tulong sa aming pamilya po. Yeah. At dahil wala yung kanyang mga iba pong anak, nawala po, nakiyanap po ang paraing months na po. Siyempre ako naman mga boys, maraming po salamat sa lahat ng mga tumulong, sa mga nasa likuran ko, sa lahat din po ng mga kabunso natin na patuloy po sumusuporta sa akin sa ganitong gawain, sa kabunso, sa Migs Molino community, sa Team Migs Molino, sa mga mamigs po, sa mga kabunso. Maraming salamat po. Kundi din dahil sa inyo, hindi po natin mayahatid yung mga ganitong biyaya na binibigay po natin sa mga kagaya po ng pamilya ni Natatay Tambal. Ito na yung pangalan. Carmelito po. Carmelito. Kay Tatay Carmelito, ayan. Again, maraming po salamat at pagpalain po kayo na huwag bumalik po sa inyo ang inyong binigay na biyaya, siksikligbig at umaapaw po. Ayan po. Malabas po sumisili. Ayan, maraming po salamat din. At syempre, kay Bunso. Ano Bunso? Jetster, ayan, good luck sa iyo at pag-igihan mo yung iyong talagang pag-aaral kasi darating na ikaw din ang mag-aani ng iyong pinaghirapan. Yeah, at pagka nakatapos ka, nakapagtrabaho ka, huwag mong kakalimutan yung hirap na binigay din sa iyo ng magulang mo para makapag-aaral ka. Ha? Good luck sa inyo at marami po salamat. Salamat po. At nangangako po ako na babalikan ko po kayo sa isang araw. Alright, once again, this is Migs Molino na nagsasabing Happy lang! Kaya naman, ingat! God bless and bawat pintig ng puso mo'y nalulunod sa sakit. Salamat po sa inyo lahat. Walang ama na hindi hinahangad na mapabuti ang kanyang pamilya. Walang ama na hindi hinahangad na maitaguyod ang pangangailangan ng mga anak. Ngunit, paano ang lahat kung siya ay sinubok ng isang trahedya? Dito sa kwento ni Tatay, masasalamin na sa anumang trahedya sa buhay, pamilyang nagtutulong-tulong ang susi
para mairaos lahat. Paglaban, pagiging matatag, pagtanggap, pangunawa, at walang sawang paniniwala na lahat ay magiging maayos din. Araw ay sisikat na pangarap ay tahakin na mga balakid ay limutin.